Hello po sa inyong lahat mga kabiyahe, ito po mula yung coach, Speed Master Deniel Causo. Welcome po ulit sa aking YouTube channel. Meltwater Champions Chess Tour Finals, Day 3 na po. Ang game na ipapakita ko ay sa pagitan ni Grandmaster Wesley so at Grandmaster Vladislav Artemiev. Ito po yung nangyari, game number 3 ng round 3. So yung game 1 po nauwi sa table, yung game 2 another tabla. So ngayong game number 3, ano pong nangyari dito? Sisilipin po natin. Sa game po na to, white po si Wesley. So, ang tinira niya po ay e4. Ito naman si Vladislav Artemiev nagbago. From game 1 na siya po ay nag-Sicilian, this time siya po ay nag-C6. Ang tinatawag po nating Caro-Kann defense. Pagka C6 po, D4, D5, and then ang pinili ni Wesley, advance E5 lang. Pagka E5, automatic yan, Bishop F5, nilalabas yung Bishop bago mag E6. Ang ginawa naman ni Wesley, Knight F3 variation lang, o yung tinatawag nilang advanced variation na short variation. Ito po, relax lang to eh. Tamang development lang gagawin dito ng white. Nag E6, Bishop E2, nag C5, Bishop E3, puro defense na develop lang, no? C takes D4, kinahin po yan ng kabayo, nag-Knight E7, ayan, normal yan eh. Siguro iniisip nyo, hinarangan yung Bishop, pero okay lang po yan. Kailangan po kasing bigyang suporta ito pong C6 eh. Tatalong kasi dyan yung kabayo later on. And at the same time, ito pong Knight, kailangan depensahan ito din pong Bishop na ina-attack po ng kabayo. Kasi pag hindi mo dinipensa, masisira po ang structure mo. Ayan, so nag-Knight dito lang dito si Wesley, nag-A6 naman si Artemiev. Normal din natira yan, in-stop lang po yung talo na kabayo sa B5 kasi magkakaroon ng Knight D6 eh. So yung mga pin din, medyo pinigilan na. So pagka A6 po, nag-castling lang si Wesley, Knight BC6 na nga, nag-Knight F3 si Wesley, dinipensahan po yung E5 na pawn, nag-Bishop E4 naman, ayun. Kasi nawala na po dito yung kabayo, libre nang pumunta dyan. So iniwas yung Bishop, nag-C3 lang si Wesley dito, solid play lang. And then nag-Rook C8, Rook C1, aba, pumupunta sa C-file, no? Nag-H6, ayun. So, gusto pong bigyan ng bahay ang kanyang bishop later on. Alright? Eto naman si Wesley, nag-knight dito lang. Inatake po yung bishop. Ngayon, pagka-atake niya kasi sa bishop, nawalan ng bantay ito pong E5. So, libre yan. Pero ang ginawa po ni Artemiev, nag-Bishop 8-7 lang inatras. Hindi kinain yung pawn. Gusto ko lang po ipakita sa inyo yung mga posibilidad na mangyayari pag kinain po yung pawn. Ayan, linya din po kasi ito eh. Okay lang daw naman yan, sabi ng engine bar. Alos dikit sa equal. Ang gagawin po ng white, kakainin po yung bishop. Pagkakain, titirahan ka lang po ng Queen C2. Ayun. So, pressure rin ito. At sa kasalukuyan po, walang magandang way para depensahan yan. No? Hindi po pwede yung F5, makakain yung E6. Okay? Pwede po siyang mag-Queen D5 dito para depensahan. Kaso, sisipain ka lang is C4. Ayan. Pagka C4 mo, libre na naman ito pong E4 pagkalis ng reyna. Alright? So, ang pwede lang pong gawin dito, eh, harangan sana, Knight D3. Yun nga lang, that means giving back the pawn na. Pero ang kapalit niyan, mawawala yung perfect shop. So, ang gagawin po dito ng white, mag-rook D1 lang. Ayan, simpleng-simple lang. Let's say, nag-Knight D5, tumalon. Ayan, wala naman nang magawa, talaga mapapakain. Kakainin lang. Ayan, ganyan lang po yung mangyayari. Pag kinain mo, kain din. Pag kinain dito, kain. And eto pong position na to, eh, konting kalamangan po sa puti dahil po underdeveloped eh. Hindi pa pakalabas yung bishop. May mga idea pa nga, di ba, knight takes, kakainin yung reyna. Ngayon, pag umiwas ka dito, pwede kang tirahan ng mga knight f5. Ayan, hindi makagalaw yung bishop dahil atakado po yung pawn. Pag mga tinulak, ayan, mga queen d4, astig, atakado yun. Hindi makain yung kabayo. Pag nag E5, ayun, harang, atake queen, atake pa ito, may rook E1. Hindi po makain ito kasi wag yun, ano, kainin lang. Okay, humaharang ka ng bishop, pwede ka naman pong tirahan ng kain lang. Pag kinain mo, checking ka, and then later on, malilibre po yung tore. Ganun po yung mga pwede mangyari. Ayan, so ibalik natin doon. Kaya po napatras, at least may idea kayo, baka pag gamitin nyo to, kinain din nyo alam gagawin nyo. So napatras po yan, Bishop 8-7, baso naman nag F4 para depensa na po yung E5. Pagka F4, Knight takes D4 ang ginawa, yan po yung novelty ng laro. So common po na ginagawa daw dito, instead of Knight takes D4, eh nag-Knight F5 eh. So yan ang ginagawa, pinapasok yung kabayo.
inaatake yung kabayo, atake dito, in case sakainin mo yung f5, bishop takes, yan ang ginagawa usually, no? Pero nag knight takes d4, which is a good move naman daw, sabi ng engine bar, bishop takes d4, and then saka nag knight f5. Pagka knight f5, nag bishop f2, iniwas. So gusto ni Wesley i-maintain yung kanyang pair of bishop, nag bishop c5, pinalit. Ang ginawa ni Wesley dito, kinain. Pagkakain, rook takes, tumalon, knight b3, atakado po itong tore. Ayan. So dito po may mga counterplay like knight e3. Atake yung queen, atake din yung tore. Kaso blunder po yun kasi titirahan ka lang ng queen d4. Pag kinain mo yung tore sa f1, kakainin yung tore mo dito, tapos yung knight mo kulong. Wala mapuntahan yung knight sa f1. So hindi pwede. Kaya ang ginawa, porsado umatras po yan. Pagkatras, nag-rook f3. Depensado po itong e3. At dito po, no, grabe si Artemiev. Agresibo. Nag-g5. Bumomba na sa kingside. So, gusto mong buksan, of course, pag nabuksan, gamit na po yung kanyang tore. Si Wesley inignore. Ang ginawa ni Wesley dito, nag-bishop d3 lang. So, tingin ko one of his idea is to get rid of the knight, tapos yung knight dito, solid yan. So, yung bishop medyo bad lang konti yung dating, pero active. Ayan, so, nag-bishop d3, nag-g4 naman si Artemiev. At pagka-g4 po ni Artemiev, nag-rook f2. Pagka rook f2, nag-g3. Ayun, no? So, ibalik ko lang po ng konti, ah. Dito daw po kasi, blunder daw itong bishop d3, pero hindi napansin ni Artemiev. Grabe, kasi may tira po dito, queen b6 check, matindi, tatagilid daw si Wesley. Kasi pagka-check, king h1, alright? Saka po ngayon mag-g4. Ang pinakaiba po nila, eh, in case po mag-rook f1 ka na ngayon, meron pong tirang knight e3, mapuport ka. Grabe. Yun daw pala ang tamang tira. Na-miss ni Artemiev yun. Kung titingnan niyo po kasi yung oras ni Artemiev, 4 minutes na lang siya. Wesley is still 12 minutes, so talagang lamang sa oras si Wesley. So ang ginawa nga, nagtulak, nag-rook f2, nag-g3, kinain ni Wesley yan, nag-knight takes, and then rook f3 bumalik. Pagkabalik po ng rook f3, kinain po ni Artemiev. Ito pong bishop. Rook takes lang po sa g3 at binibigyan na po ng magandang kalamangan si Wesley. Ito yung sinasabi ko kanina, mapapalit yung bishop sa kabayo. Tapos yung knight sa d4 lalakas. So lamang na daw ito eh. So hangin yung bishop, nag-bishop po sa e4. Knight d4 lang atakado yung tore. Nag-rook sa c8 and then queen h5. Winning na daw po ito. Ang ginawa po ni Artemiev, dumipensa kasi may threat po na knight takes e6, nag queen e7. Pagka queen e7, nag rook f1 si Wesley, ayan, good move din, no? Intending to go f5. Ang ginawa dito ni Artemiev, tumakbo agad, eh, king d8. At pagka king d8, rook g7 ang pinawalan ni Wesley, hitting on f7 yan. Ayan, no? So inaatake niya yung f7. Ito naman pong si Artemiev, syempre, dumipensa lang eh. Nag-rook sa c7. Pagka rook c7, medyo nag-slow play si Wesley dito. Siya po ay nag-rook e1 na hindi po nagustuhan ng engine. Ang idea po ng rook e1, ganito. Yan po yung ginawa eh. Kaso ibalik muna natin. Sabi dapat, mabilisan na ang gawin dito na pag-atake, i-diretso na daw po yung f5. Kasi pagka f5, e takes f5, ang gagawin mo lang e6. Grabe. Tindi. Pressure po doon. Balik ko lang, no? Pag hindi naman yan kinain, eh, anong gagawin niya? Ikaw kakain. Talagang mangingisay. Ang ganda ng e6. Ang ginawa ni Wesley, yun nga, medyo slow play. Pagka rook c7, nag-rook e1, tumakbo tuloy yung king. Nag-rook e3, tumakbo ng todo yung king. Nag-rook e3, nag-king e7, parang nag-castling sa queen side, no? Imaginin mo, from king e8, naglakad. Di ayun. Naglakad siya hanggang makapunta siya doon. Minanual yung castling. Anyway, dito lamang pa rin si Wesley. Ang ginawa po dito, nag-queen e2, bumalik si Wesley. Pagkabalik po, tumira ng h5. Pagka h5, rook g5. Pre-nessure yung pawn, itinulak lang po yan. Pagkatulak, dapat daw dito ang itira ni Wesley, mag f5 pa rin. Ayan, ituloy yung plano. Ganun daw po yung gawin. Kaso, ang ginawa niya po, nag-king h2, nag-rook c8, nag-king a3. Talagang binarahan ni Wesley ng king yung pa, no, para hindi makatulak. At hindi mabuksan yung h-file. Ayun, no. So, grabe yung idea ni Wesley din, eh, no.
solid lang eh. Pagkaking H3, nag-king lang po sa E8 at eto sabi equal daw. Na-equalize. Pagkaking E8, tira lang po si Wesley ng queen F2, nag-queen naman sa F8, and then finally, nag-F5 na si Wesley. Pagka F5 ni Wesley, kinain lang yan, and then nag-queen F4. At dito, grabe oh, lamang pa daw bigla si Artemiev. Balik ko po, no? Dapat daw dito ang gawin ni Wesley, mag-E6. Bakit kaya E6? Gusto ma-open ito siguro, no? Tapos may knight takes and then pupunta dito. Yun po yung mga pinaka-plano. Hindi po malinaw sa akin, no? Pero yun po ang gustong itira ng engine. Alright, anyway, ang ginawa ni Wesley, nag-queen F4, solid lang. Lamang daw dito si Artemiev kung ang ititira niya ay queen C5. Ayan. Ano pong dahilan na queen C5? Siguro, gusto pong pumasok dahan-dahan. Kaganito. Ayun. Papasok sa loob. Yun po siguro yung gustong gawin. Manggugulo ba? Kaso po, ang ginawa po dito ni Artemiev, nag-rook po sa H5, pinapalit yung tore. So, ang mangyayari kasi, pag tinikman po ito, eh, malilibre yung tore sa G7. Ang ginawa, nag-knight takes F5, rook takes rook, queen takes lang po, and then nag-bishop takes sa F5, queen takes sa F5, at sa ngayon, libre ito. Ito daw po ay very equal kaso nag-blunder si Artemiev. Kasi ang ginawa po, nag-queen takes lang po dito sa G7 na kung saan hindi masyado nagustuhan ng engine dahil may magandang tira pala dito eh. Rook takes C3 with a check at pagkakain mo sa kapo titikman. So at least hindi siya mawa-one pawn down tulad ng yari sa laro. So, ibalik po natin, no? Eh, kaso, understandable yung mga ganong blunders kahit mga sobrang lakas na player na ganito, no? Kasi po, tingnan nyo yung oras ni Artemiev. Ngayon po, meron na lang siyang 20 seconds. And Wesley still having almost 2 minutes on the clock, no? So, ang nangyari po, pagkatira po ng queen takes G7, kinain nga yung tore. At dito, labang daw po si Wesley. Bakit kaya equal lang naman yung pawn? Kasi may magandang mga ikot na gagawin dito at makakakuha ng isang pawn eh. Nag-king sa A7, nag-queen lang po sa C5, and then pagka-king A8, queen E3. So, dinipensahan yung mate. Kaya hindi pa makain yung mate pa eh. At dito, medyo masusagswang yung black. Kasi pagka-queen E3, queen G6, ayun. So, libre po ito, pero hindi pa ka pwedeng kainin makakain kasi ang pawn po sa G2, kaya ang ginawa, queen F4. Ayan. Nag-queen po sa D3 chinek. So, binigay na lang po yung pawn sa H4. So, kinain po yan ni Wesley. Nag-queen sa H7, tumakbo sa king G3. Ayan, oh. Ito, one pawn up ito, pero queen endgame, ang daming check. Kailangan accurate ka rito. Buti na lang pumabot po yung time kay Wesley na lamang siya at si Vladislav wala masyado oras eh. So, marami siyang mamimiss dito. Okay, pagka king G3 po, nag-queen G6, hinarang. Check na naman sa D3, tumakbo sa H2. Check na naman, ayan o, oh, talagang uulit-ulit ang check yan eh. Siyempre si Wesley gagawa ng paraan para hindi ma-perpetual, humarang ng reyna. Nag-queen lang po sa E4, inatake yung E5, and then dito, nag-queen lang po sa C8 si Wesley. Umangat, chinex sa C5, bumaba na naman, at eto, nagkaroon ng queen F8, angat ang king, kinain po yung F7. So, pagkakain sa F7, nabigay din po yung E5, queen takes E5, pero tingnan nyo po ngayon, no? Lamang ng 1 pawn si Wesley with a pass pawn. So, ika-capitalize ngayon to ni Wesley. Itutulak-tulak niya dahan-dahan. Nag-king G1, and then dito, nag-queen E4 lang po si Artemiev. Hindi po pwede yung check eh, kasi harangan lang. And then, pag chumay ka sa E3, harang sa F2, ayun sa pool. Mapapalit, talo agad. So, pagka-queen E4, nag-queen F2 pa rin si Wesley, nag-king A8, G3. Okay, one step na. Nakagalaw na yung pawn. Nag-king sa B1 check, umangat. Queen E4, bumalik check. Angat na naman. Check ulit, umangat, talagang lumuwa na yung king, ha? Queen check, takbo yung king, chinek na naman, takbo ulit doon. Ayan, may umaactivate yung king, no? Nag-queen E5 check, king G6, nag-queen E6 check, king G7, nag-queen E7 check, king G8. At ang matindi po dito, hindi na maka-check doon kasi haharang mapapalit. Kaya chumek sa E6. Pagka-check sa E6, nagkaroon ng queen F7 harang, queen G4,
Siyempre, pasado iharang ang queen. Ayan, para madepensahan yung pawn sa g3. Nag-queen e6 check, king f8 lang. Pagka queen f8, nag-queen d6 check, king f7, queen c7, king g8. At eto na, naubusan na po ng check. Again, hindi po maka-check dito or dito kasi harangan. Okay, so actually, sabi po ng engine evaluation, winning na daw si Wesley dito eh. Pero kasi, pag time pressure ka, minsan ang hirap makita ng correct play, baka maka-perpetual eh. Kaya dapat accurate ka pa rin dito sa tamang tulak ng pawn. So ang ginawa po, nag-queen c6, ayun, another hakbang ang nagawa. Queen e6 check na naman, king h8, and then nag-king na po sa a7 para maka-check na po sa background nang hindi napapalit. Ayun. So pagka king a7, queen d4 check, nag-king a8, and then g5, another step ang nagawa. Ayun, tatlong step na lang, graduate na mga sir. Ang ginawa, queen e8 check, king g7, queen e7, king h6, queen f8, hinarang po yung reyna, queen d6 check, queen f6 lang, queen h2 check, king g7, and then dito po, no, ang ginawa, kinain na lang yung b2. So ibalik ko lang, no. Pag chumek naman po siya dito, yan natitrang check, eh, kiking mo bang ka lang ulit? And then, hindi ka na naman maka-check doon kasi yung king mo, no, pwedeng iharang mapapalit. And in case hindi ka chumek, tutulakan ka na naman. Another tulak ng pawn, lumalapit na sa tagumpay, no. Kaya ang ginawa, kinain na lang, eh. Pagkakain na yun, tinulak na yung pawn, kinain ulit, nag-king f8, nag-queen a3 check, king f7, queen a4, queen h8 check, at eto na, tapos ng labada kasi pagka king move, queen d4 na hamon, kinain, tapos resign. Dahil eto na po, dalawang tulak kanya, sobrang tagal pa niyan. At dahil doon, nanalo si Wesley game number 3, ang score po ng match ay 2-1 in favor of Wesley. So may isa pa pong laro na titira, kailangan lang ni Wesley makatabla sa final game. Ayan. Very interesting yan na naging laban, no? Anyway, kung kayo po ay may natutunan at nag-enjoy sa video natin, don't forget to share. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, pasuporta po. Please subscribe to my channel at pahit po yung notification bell para ma-update kayo sa susunod natin ng mga videos. Hanggang dito na lang muna. Marami pong salamat mga kabiyahe. Ito po muli ang inyong Coach Pili Master, Daniel Causo. God bless po. Bye-bye. That little mouse, 'cause I'm an albatross.